Kagnay naman ang pagbasa ng sakdal kay retired Major General Jovita Palparan. Hipo tayo ng karagdagang ulat kay John Consulta. John? Piyat bumuhos ang emosyon at nagkaroon ng mataas na tensyon na mag-cruise ng landas ni retired Major General Jovita Palparan at itong mga kaanak umano ng kanyang mga naging biktima ngayong araw. Nang matapos ang arraignment at mamataan ng pagbaba ni retired General Jovita Palparan, nagtakbuhan ng mga militante at ilang kaanak na mga umano'y biktima ni Palparan para salubungin ang general bago ito pumasok sa Bulacan Provincial Jail. Ilang saglit lang, dumating na ang mga pulis at tauhan ng NBI kasama ang retiradong general. Nang magpag-abot ang dalawang grupo, ito na ang naging eksena. Di na napigilan ng mga kaanak ng mga biktima ang maging emosyonal nang makaharap sa wakas si Palparan. Hindi naman naging biro ang naging paghahanda ng militar at NBI sa pagdala kay Palparan sa Bulacan. Hindi bababa sa 100 tao ang kinailangan para matiyak ang seguridad ng retiradong general. Hindi rin bababa sa 10 sasakyan ang lumabas ng NBI para i-secure ang paglipat ni retired Major General Palparan mula Maynila papuntang Bulacan, kabilang ang 3 military truck at maging itong bulletproof na sasakyan na ito kung saan isinakay nga itong si Palparan. Pagdating ng NLEX ay agad ikinasa ng NBI ang tinatawag nilang box formation kung saan ang mga sasakyan ay pumuwesto para maokupahan ang lahat ng lane sa NLEX at mapalibutan para maprotektahan ang bulletproof na sasakyan na lulan si Palparan. Inabot ng mayigit 1 oras ang biyahe, agad idiretso sa tanggapan ng NBI Bulacan si Palparan na nasa likod lamang ng Malolos RTC. Bago dalhin sa Malolos Regional Trial Court PIA itong si Palparan ay nakausap natin ang retiradong general at sinabi niyang wala siyang magagawa kung siya iahatid sa Bulacan Provincial Jail. Sa huli ay nagpasalamat si Palparan sa mga taong patuloy na naniniwala sa kanya at umaasang lalabas din daw ang katotohanan. Nakamu sa suporta nila at sana huwag silang maligalik, huwag silang magsawa na tulungan din nila kung alam nila ang katotohanan. Sa mga oras ito, Pia, ay malapit nang makita natin itong mga NBI, mga tauhan, pati magtauhan ng militar na umalis na rito sa lugar. At sinasabi nga nila na magiging matagumpay ang kanilang pagdala dito kay Palparan sa Malolos Regional Trial Court at paghatid sa kanya sa Bulacan Provincial Jail. At umaasa sila na magkakaroon na nga ng pagkakataon na makatutok sila sa ibang mga kaso matapos ang mahihatid itong si Palparan sa Regional Trial Court. Pia. John, linawin ko lang. So na-disperse na rin lahat nung kanina ay nagpo-protesta. Tama ko doon, Pia. No? Doon sa ating pwesto kanina, nung mamataan na nating bumababa itong si Palparan, ay nakita siya nung mga militante na nagrarally sa may harapan nitong Malolos Regional Trial Court. Nang makitang pababa na nga siya, ay agad nagtakbuhan itong mga militante at sinalubong itong general. No? Ang nangyari, Pia, nauna sila doon sa may bungad ng Bulacan na Provincial Jail at inabangan yung dating nitong NBI kasama itong si Palparan. Kaya dito na nga makikita natin ito ang kaguluhan nangyari, sinubukang makalapit nitong mga rallyista dito sa grupo ni Palparan at mga NBI na nagbabantay sa kanya. Subalit merong lubid kasi, Pia, no, na naghihiwalay doon sa mga rallyista at meron din mga barikada ng mga miyembro ng kapulisan na humarang sa kanila para hindi na makalapit dito kay Palparan. Subalit talagang naging emosyonal itong mga kamag-anak, mataas ang tensyon at talagang walang magawa itong mga pulis kung hindi talagang pakinggan na lamang yung paglalabas ng sama ng loob ng mga kaanak dahil nga raw sa kanilang paghihirap at trauma ang pinagdaanan dahil umano sa ginawa ni Palparan sa kanilang pamilya. Subalit patuloy niyang umaasa pa rin itong si Palparan na sa tulong naman ng proseso daw ng batas ay lalabas din daw yung katotohanan na siya raw ay walang kasalanan. Pia. Maraming salamat, John Consulta.